Hi guys! Today I'm gonna show you a quick walkthrough of our Amalel Commercial Building project. Tara! This project is a two-story, 8-units commercial building project. So I'm gonna tell you about the design, a little bit of the technical details para may idea kayo once na gusto nyo magpatayo ng commercial building with us. So to start off, dito muna tayo sa harap, sa facade. So makikita nyo, by the way, our designers are GK Architects PH and we are prime stock builders. Kami ang builders nila. And makikita nyo, ang concept ng architect natin is modern rustic. It's a very simple yet elegant design, di ba? Meron tayong mga wood features dyan, meron tayong louvers, and then yung makikita nyo, yung wood, it flows around from the wall to ceiling. Meron tayong touch of gray na aluminum composite material, topwood yung nandun sa taas na white aluminum composite material. So don't forget to follow their page pala. It's our GK Architects PH. Okay, punta naman tayo sa first unit natin. So dito sa harap, meron tayong dalawang unit. Meron pa tayong anim na natitira. Ito yung spacious sa lahat ng units kasi ito yung pinaka, kumbaga sa ano, yung pinaka pinag-aagawan. So you can see, ito talaga, maluwang siya. Nasa harap siya and nasa baba siya. And makikita nyo dito, it's very busy area. So bakit rough? Hindi pa siya finish. Mamaya malalaman nyo, I'll explain later sa taas, bakit rough yung ginagawa namin. Rough finish muna yung ginagawa namin sa mga commercial building. Mamaya, explain ko. So ito, 2 units to. Supposed to be meron talaga ditong partition. Pero hindi pa muna pinapago kasi depende rin sa mga magiging tenant. So tara, check naman natin yung CR. So every unit comes with a CR. Yan. Just a basic CR, no? Pero lahat, we have provided a CR sa lahat ng tenants. So this unit, para malaman nyo, gano'n siya kalaki, it's 58 square meters. At ito naman dito sa side, it's 54 square meters kasi medyo nakuha ng stairs. They're very spacious enough para sa mga restaurant, bakery, or even banks, convenience store. Perfect. That will be perfect dito sa lugar na to. By the way, sorry guys if it's a little bit messy kasi literally talagang kakatapos lang namin ng construction. And all of our units are complete with provisions ng electrical and plumbing. So ang kailangan na lang talaga ng tenant is to finish it and design it the way they want it to be. And then dito pala sa ara, meron na rin tayong provision for signages. It's a very neat looking signage provision. It doesn't compromise yung design ng building. Hindi niya nasisira. So okay na. Punta naman tayo sa taas. So this is the main hallway. Punta naman tayo dito sa next unit natin dito sa upstairs. Ito naman is the biggest unit dito sa taas, no? Ang ganda ng unit na to kasi talagang kita mo yung buong harap, buong frontage. So yung business mo dito, kung ano man yung business mo dito, talagang kitang-kita ka, di ba? This is a 37 square meters unit. Ngayon we provided the wall na dito kasi meron na yatang balak na mag-tenant dito. Yan, nag-decide na siya na palagay na yung bathroom. Punta naman tayo dito sa... ito, it's a very beautiful louver. This serves as a service area na pwedeng dito maglagay ng mga aircoats nila, bracket nila dyan. Tapos meron na kami nakaabang dyan para outlet ng mga water. Napaka-press ko nito, hindi siya glass. Pumapasok yung hangin para yung buong hallway natin hindi ganun kainit. Di ba? Ang ganda, pwedeng pang Instagram. Pwede rin siya smoking area or something. Di ba? Makikita nyo, every unit has its own provision na gusto nila magkaroon ng mga personal bathrooms nila. So yan, meron, nag-provide na kami. Kung magtataka kayo, bakit hindi pa rin hindi namin pinifinish? Kala nyo, hindi pa tapos. Pero actually, this is done. So tenants na lang. To give you an idea, it's one way to save bilang building owner. So, syempre gusto namin dito sa Prime Stock Builders. Saan makakatipid yung mga client namin, we work it out. Kaya ganun ang ginawa namin para makapamili muna siya ng clients na if ever kasi na i-finish na namin to and then meron palang gustong kumuha na lahat na to, masasayang lang lahat ng finish niya. Lalo na in these areas like this, ang ganda ng lugar. Kaya ganun ang ginagawa namin kasi ang daming business na nag-i-inquire. So mostly may mga dental clinics, restaurants, skin clinics. Meron mga specific na design yan. So kahit i-finish mo yan, di ba, minsan masasayang lang yung pera na pinang-finish ng may-ari. So, we hold it on standby if ever na may tenants na, doon na lang namin pinifinish para sa kanila. Okay? So, this building is equipped with emergency fixtures. So, yan, meron tayong smoke detectors, emergency lights, fire alarm.
Kaya meron din naman silang option, make their own CR or kahit na wag na kasi nag-provide na rin kami ng common CR dito sa taas. So this is the common CR sa taas sa lahat ng mga clients or tenants dito sa taas. Kung gusto nilang i-maximize yung space na unit nila, kahit na hindi na sila magpalagay ng CR nila, is okay lang. It's a pretty decent CR. Okay, punta naman tayo sa likod. So ilan na yun? 4 units dito, 2 units sa harap, and meron pa sa likod. So makita nyo, our hallway is through and through. So from harap, papunta sa likod. Well, this serves as an emergency exit na rin sa likod. So yun, dito sa likod, meron pa tayong 2 units. 14 square meters dito at 19 square meters dito. Bare unit lang din sila. They have their own bathrooms. All of our entrances sa hallway meron silang gate for security. And syempre, dito rin sa likod, meron na rin parking space. So if ever sa mga tenants, mga tenant owners, pwede silang mag-park dito and can reserve yung harap para sa mga clients nila. One thing ah, ito tip lang sa mga building owners. Hindi namin linagay sa harap lahat ng parking space kasi aatras masyado yung building. So di ba pag commercial building, gusto mo medyo kita ka, gusto mo medyo exposed ka talaga. So nakita namin around dito, minaximize nila yung harap nila, sinagad nila yung likod nila, which is yung building din nakita itself. So dito at least can be reserved na sa mga tenant owners na dito sila nag-park and yung sa harap is purely para sa mga clients nila. So this project pala is, ang lot area niya is around 255 square meters at ang buong floor area is around 330 square meters. So malaki-laki din. That's it guys! Okay na, napakita ko na yung buong building. Sana nagkaroon kayo ng idea if ever gusto nyo magpatayo ng building. And by the way, kung gusto nyo mag-inquire about as magpagawa ng bahay, anything from house to apartment to buildings, don't hesitate to message us, okay? Dito sa Prime Struck Builders. And please don't forget to like and follow na rin this page at Prime Struck Builders to be updated sa mga next projects namin. I'm very excited sa mga susunod na yung projects. I can't wait to see you guys sa mga another video. So yun, that's it. Thank you guys. Thank you for watching.